Sarap ng pagbuo ng mas maraming trabaho, tumaas pa ang bilang ng mga Pilipinong nagkaroon ng mapagkakakitaan nitong Hunyo. Pagtitiyak ng pamahalaan, puspusan din ang mga hakbang para makabuo ng dekalidad ng mga trabaho para magkaroon ng sapat na kita. Ang mga detalye dyan sa sentro ng balita ni Sue Jean Kim live. Aljo, sumipa sa 50.28 million ang bilang ng mga Pilipino na may trabaho o negosyo sa bansa nitong June 2024. 1.41 million ang naidagdag sa bilang mula May hanggang June. Tumaas sa 96.9% ang employment rate sa bansa nitong June 2024. Itong increase natin sa employed, ang karamihan dito, ang maganda, ay galing sila sa private establishment, no? So, ito yung medyo may substantial percentage na wage and salary workers, no? So, kaya yung in terms of quality, maganda rin. Ang expectation is that tuloy-tuloy ito. Samantala, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Sa loob lamang ng isang buwan, nabawasan ng halos 500,000 ang bilang ng mga unemployed na Pilipino. Isa sa mga mabababa na unemployment rate mula noong April of 2005. Umakyat naman ang bilang ng mga Pilipinong underemployed. 12.1% ang naitalang underemployment rate nitong June mula sa 9.9% noong May. Makikitang bagyang mas mataas ito kumpara sa naiulat na underemployment rate noong Hunyo 2023. Paliwanag ni MAPA, ito ay dahil lumaki ang bilang ng employed. Ngunit hindi lahat ay naiaabsorb bilang full-time workers. Para naman sa mga sektor na bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng labor force, nangunguna pa rin ang services sector, kasunod ang agriculture at industry. Ang mga subsector naman na may pinakamalaking pagtaas sa employment ay construction, wholesale at retail trade, repair of motor vehicles, accommodation at food service, manufacturing at transportation. Samantala, ang mga subsector na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng employed ay ang agriculture at forestry, pati ang public administration and defense. Dumami rin ang mga Pilipinong nagtatrabaho ng higit 40 oras sa isang linggo. Naitala sa 40.9 hours ang average hours worked in a week. Ito ay mas mataas. Yung agri sector natin, year on year talaga may pagbaba. Isa talaga sa substantial na may malaking pagbawas, no? Yung May, mas matindi yata yung El Nino, reflected naman dito sa ating labor market. Iginiit ni MAPA. We have expectation na magbabounce back naman itong employment, no, sa ating agri-sector. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, ang lumalaking pamumuhunan sa bansa pagdating sa renewable energy, water supply at mining and quarrying ay nakadagdag din sa employment growth. Aljo, ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, habang nakaeengganyo ang figures pagdating sa job generation, patuloy pa rin na magfo-focus ang pamahalaan sa paggagawa ng mga high-quality at well-paying jobs. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo, Aljo. So, Jean, effective noong July 22 sa sona ng Pangulong Marcos Jr., pinaban niya na yung mga pogo. Inaasahan ba itong makakapekto sa ating employment rate? Yes, Aljo, habang ang datos natin sa ngayon ay para sa June 20. Ahensya ng pamahalaan kabilang ang Department of Finance at Department of Labor and Employment na tutulungan nila ang mga Pilipino na madi-displace sa trabaho. Aljo, sabi ni Labor Secretary Bienvenido Lagesma, nag-profiling na ang DOLE at hiningi na rin nila ang listahan sa mga employers para matulungan ang mga ito na makahanap ng trabaho na swak sa kanilang skills at sweldo. Sa ngayon, nakikita ng DOLE na maaari silang pumasok sa BPO at IT industry. At kung sakali naman na hindi ito ang mapili nilang industriya, tinitiyak din naman ng DOF at ng DOLE na magbibigay sila ng upskilling at reskilling programs para nga mahanap nila ang mga trabaho na gusto nila. Aljo. Maraming salamat, Sue Jean Kim.